Yan, nandito yung kalbayog pinishare natin na ibon. So, abangan nyo mamaya, papakita natin. So, ayan. Yo, what's up again sa inyo mga kalapatid? And welcome back again dito sa ating channel. Burout King, syempre ako na naman ng inyong lingkod. Si Burout King na lagi nagsasabing Burout man sa inyong paningin. Buraot pa rin. So for today's video nga ano mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung na-buraot natin na ibon. And yes mga kalapatids, tama kayo sa nababasa nyo sa ating title na kalbayog finisher nga yung ibon na to mga kalapatids. And yun, na-buraot natin to ng sa isang kaibigang panshare natin dito na kailan lang natin na naging mga kaibigan, syempre nag-iibon din. And matagal na nag-iibon mga kalapatid. So siguro may 5 years mahigit na nag-iibon. And sa Bulacan pa mga kalapatid, nag-iibon and nalipat lang sila dito, pero tinuloy pa rin niya yung pag-iibon. And yun nga no mga kalapatid, na-proud ko sa kanya yung ibon niya na finisher nga ng kalbayog. Ewan ko, Leyte yata yun, kalbayog Leyte eh. Oh, Leyte, parang basta alam ko Leyte na yun, kalbayog mga kalapatids. And kung gusto mong samahan makita yung ibon na yun, keep on watching, let's go. At kung bago pa lang sa channel natin, bro, pindutin mo na yung subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat na magiging bagong video natin. And tara, let's go. And ayun nga ano mga kalapatids, so habang naggagaya ako ng pagkain ng ating mga ibon, so kasi kanina mga kalapatids, kanina kasi nagpaligo tayo ng ating mga ibon, so kasi magbibigay na tayo ng doxyplus mga kalapatids. Yan, so andun yung mga ibon natin nasa baba kasi pinakawalan ko sila kanina eh, nagpaligo na rin ako. So ito yan yung namit natin na paligo sa kanila. So gagawin ko, titimpla muna ako ng pagkain nila, tapos siguro maya maya pakainin na rin natin sila. And tabi na natin. So yan, nandun sila, may kalabati pa dun sa silong. And meron nga pala ako ditong bagong ahon na dalawang ibon mga kalapatid. Ayan, kakaahon natin. So kapatid, yun nung panlalaro natin sa EORPC mga kalapatid, yung dalawa na yun, dalawang checkered. So bloodline yan, Stichelbaut, tatay nila Stichelbaut Jan Arden, tapos yung nanay nila Stichelbaut mga kalapatid. So yung Stichelbaut na yun kuha natin kay Sir Nap mga kalapatid, tapos yung tatay galing kay Sir Lloyd. So nakalap ko yung yun din yung hanggang. Ibawin lang natin itong mga pero ito sila mga kalapatid. So ang problema ko ngayon dito sa mga YB natin, nasasanay na sila sa ano, sa kaawat ng kuryente. And which is hindi dapat mga kalapatid, hindi dapat masanay. Pero yun, nabangan yung mga kalapatid yung paglipat natin ng loop sa malapit lang dito. So ayun yung dito yung loop natin, lilipat lang natin dun sa may bandang garahe mga kalapatids. Ayan, gagayak ko lang yung pagkain nila kasi medyo gutom na tong mga to. And update sa mga breeder, so napakita ko naman na to nung nagpunta sila ikong. Ayan, malalaki na mga kalapatids. So bukas siguro video natin maglalagay na tayo ng perso ring mga kalapatids, kasi may bago tayong perso ring. Ayan, may bagong dating na perso ring. And yan o, yun, shoutout nga pala kay Sir Jan Sen Santos na siyang gumawa ng perso ring natin. Ayan, pakita ko yung kung ano yung nakalagay sa ring natin mga kalapatids. So napakagandang ring o, yun, napakakyut, kulay green mga kalapatids yung pinagawa nating perso ring. And nakalagay ay di mabasa. Pero Buraot King, basa ba? Ayan, Buraot King. So ito nga pala, may bago tayong perso ring. And mamimili siguro ako dito
kung ano yung gagawin natin, ano yung susuksukan natin ng perso, at yung anong, kung anong susuksukan natin na comring mga kalapatids. So gaya lang ako ng pagkain nila, and pakainin ko na rin tong ating stock bird, tapos yung ating mga nakasalang na mga breeder mga kalapatids. Yan niya ano mga kalapatid, so napapasok na natin lahat. Yan, nangangati yung kanilang mga paa. Ewan ko ba't ganito kasi pinaliin ko mga kanina. Yan, tingkati. And yun nga ano mga kalapatid, so papakita ko na sa inyo yung nabraout natin na at mga kalapatid, kalapate na finisher pa ng kalbayog. And ang alam ko, 4 laps yun. Noong 2014 pa mga kalapatid, sa 2014, ano na ngayon, 2029, gano'n nakatagal yon? Almost 7 years yata. So kukunin ko lang yung ibon, and yan, papakita ko na sa inyo. Siyempre ganun tayo mag-brow out, dapat yung mga nagpapanalo na mga kalapatid. And eto nga ano mga kalapatid, so eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na na-brow out natin. Kalbayog finisher mga kalapatids. So napakagaling na ibon. Sukak siya, malaki siyang kak. Ayan. Ayan. Check natin yung yan. So lumalaki na yung kanyang ilong. Tawag dito. Sumasabog na mga kalapatids. Yung pumuputok-putok na siya. Tawag dito. Yun yata yung sign na matanda na mga kalapatids yung mga ibon pag ganun na yung mga ilong, yung mga borga na mga kalapatids. So, yan. Shoutout nga pala kay Sir Kurt Danke. Yan, kung saan ko nakuha yung ibon na to. And, syempre, nagpapasalamat tayo kasi nabigyan tayo ng ibon na ano, na finisher mga kalapatids na may napatunayan na. Yan. So, kalbayog finisher pa to. Papakita ko mamaya yung parang ginawang certificate yata or basta ipapakita ko mamaya, lalabas. Ayan, lalabas dito. Yan, yan mismo mga kalapatids. So, ayan, ito nga pala yung ibon, blue bar mga kalapatids. And ang sabi niya sa akin, line nito, parang Colson Crack 52 mga kalapatids. Colson Cross sa Crack 52. Pero di ko kabisado yung, basta ang baseline is Crack 52 mga kalapatids. So, ito nga pala yung tatay nung nilalaro natin ng pooling mga kalapatids, na blue bar din yung nandun kanina yung hen. Nilalaro natin ng pooling sa derby, papasok din natin sa north mga kalapatids. So derby namin, 3rd week ng May, laon yun mga kalapatids. And eto rin yung anak nitong kalbayog na to. So blue bar din siya mga kalapatids. Eto, anak na to mga kalapatids. Yan, kung natatandaan nyo yung video natin na yung almost 6 months na nawala yung ibon natin, is ito yon. And nung nagtanong-tanong ako sa kanya at siya nga yung may-ari ng ibon, nasabi niya sa akin na anak na daw pala nung kalbayog niyan.
And ito nga yung kalbayog niya, mga kalabats yun. So, napakagandang ibon. So, siguro, breed natin to next year o kaya pang winter, mga kalapatid, sa ating club sa APFA. So, shoutout sa mga member doon, yung mga kasama kong member ng APFA. Yan, shoutout sa inyo. And, yun nga, mga kalapatid. So, na-share ko na yung ibon. Yan, napakagandang ibon, mga kalapatid. 7 years old na to, napakatanda na. Pero, titignan natin kung maganda pa rin yung ma-produce niya ng mga ibon. And, masusubukan natin sa derby, mga kalapatid. So, yun muna para sa araw na to. And, kung bago pa lang sa channel natin, Burakot King, pindutin mo na yung subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lang updated sa lahat na magiging bagong video natin. And, syempre, ako na naman ang inyong lingkod, si Burakot King, na laging sasabing Burakot man sa inyong paningin. Burakot pa rin. So, I love you.